Ito ang makulay na kasaysayan ng isa sa pinakamagaling na basketball player ng NCAA na nalihis ang landas papunta sa pinakamagaling na sindikato. Kasing laki kaya ng kulatong baliling ang nasasukupan ni Don Pepe sa Pilipinas. Tara, alamin natin sa history. Sa panahon ng 1950s, talamak ang makulay na buhay ng mga gangster katulad nila Asyong Salonga, Nardong Putik, Ben Ulo at iba pa. Makikilala natin ngayon si Jose Oyson alias Don Pepe, na mula sa paglalaro bilang professional na basketball player ay naging isang kinatatakutang gangster at drug lord. Ipinanganak noong 1930 sa Binondo, Manila, na kilala ngayon sa tawag na Chinatown. Nakahiligan ni Jose ang pagbabasketball. Bata pa lang ay may likas ng galing sa pagbabasketball si Jose. At naisipan niyang ito ang mag-aangat sa kanilang estado sa buhay. Kaya pinag-igihan niya pa ang paglalaro. Nagbago ang kanyang buhay nang mag-cross ang landas nila ni Roberto Orca Sr. na nagmabuting loob na bigyan ng part-time si Jose upang may maipandagdag sa kanyang matrikula. Naglaro si Jose para sa kanilang eskwelahan. Nakilala ang kanyang pangalan sa larangan ng basketball bilang next rising star. Siya ang pinakamagaling sa grupo at dahil dito ay naging isa siya sa star player ng kanilang eskwelahan. Nananalo pa sa isang intercollegiate championship noong 1959. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na kinaya ng kanyang pamilya na tustusan ang kanyang pag-aaral kaya napilitang mag-drop out si Jose. Dahil hindi naman siya makakapagpatuloy ng pag-aaral ay naghanap si Jose ng mapagkakakitaan. Dahil kahit paano ay kilala siya sa larangan ng sports at ito pa rin naman ang kanyang passion ay napunta siyang muli sa isang buhay manlalaro. Ngunit napasama siya sa mga manlalarong may kahina-hinalang nilalaro. Ito ay ang sugal. Dito na nagsimula ang kanyang landas patungo sa pagiging isang gangster. Nang lumaon ay makakasama pa ni Jose ang iba pang mga manlalaro ng iba pang uri ng sugal. Ito ay ang smuggling. Taong 1961, nang mahalal si Diosdado Macapagal bilang presidente ng Pilipinas, inaasahan ng mga tao na ito na ang simula ng pagbabago sa gobyerno ng Pilipinas na mawawala na ang mga corrupt sa gobyerno. Ngunit, patuloy na namayagpag ang mga corrupt na opisyal. Kahit di umano ang sumunod na presidenteng si Ferdinand Marcos ay hindi din napigilan ang mga opisyal na ito. Sa panahong ito ay tuluyan ng iniwan ni Pepe ang basketball. Iba na ang kanyang laro ngayon, lalo na at tumataas na ang kanyang estado sa larangan ng smuggling. At kumikita na siya ng salaping dati ay kanyang pinapangarap lamang. 1970s, mas nagsikap pa si Pepe sa kanyang kabuhayan. Mas pinalawak pa niya ang kanyang teritoryo mula south ng Manila ay nakipagkasunduan siya sa mga sindikato ng Cavite. Taong 1980s, gaya ng natural na talento sa basketball, ay may natural na talento din sa pagiging negosyante itong si Pepe. Hindi lamang smuggling ang kanyang pinagkakaabalahan, tinahak din niya ang dollar salting o ang paglabas ng dolyar mula sa Pilipinas papunta sa ibang account sa ibang bansa nang walang pahintulot ng central bank. Nagtayo din siya ng isang nightclub, nagtayo ng malaking sabungan, at nangangalakal din ng shabu. Malaki na ang kitaan ni Pepe dito. Alam ni Pepe na ilegal ang kanyang pinagkakakitaan, kaya alam rin niya na kailangan niya ng proteksyon. Nakipag-ugnayan at nakipagkaibigan siya sa ilang mambabatas at tagapagpatupad ng batas sa kalakhang Maynila. Kalagitnaan ng 1980s ay lubusan ng lumawak ang kaharian ni Pepe sa underground activities. Hawak niya ang teritoryo mula sa Maynila hanggang sa mga kalapit nitong probinsya, bandang Timog. Ultimo mga pulis at mambabatas ay nasa ilalim ng kanyang pamamalakad. Maluwag siyang nakakapagdala at nagdi-distribute ng kanyang paninda kailan man niya gustuhin. Sa panahong ito ay sikat ang pelikulang The Godfather at mga sequence nito, kung saan umiikot ang kwento sa buhay ng main character na si Don Vito Corleone, na isang napakalakas at makapangyarihang mafia kingpin. Sinasabing dito di umano, nakuha ni Pepe ang ideya na baguhin ang kanyang titulo. Dahil sa lumalaki niyang yaman at kapangyarihan, ay nagpatawag siyang Don Pepe. Ang pangalan na ito ay nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao. Iniiwasan nila makabangga o maharangan man lang ang negosyo nito dahil tiyak na hindi maganda ang kapalit. Ngunit may isang matapang na lalaking nangahas na pasukin ang imperyo at isiwalat ang mga illegal na gawain ni Don Pepe. Iyon ay isang journalist na si Tim Olivares. Sumulat siya ng isang expose sa Bataan newspaper,
Ang titulo ng kanyang article na nakasulat sa malalaking letra ay Don Pepe's Illegal Trafficking of Contrabands and Drugs with the Active Cooperation of Crooked Law Enforcement Agents and Officials. Ito ang kauna-unahang beses na detalyadong naiulat ang mga aktibidad ng imperyo ni Don Pepe. Nagpatuloy naman si Don Pepe at ang kanyang mga tauhan sa dati nilang gawain bago pa man lumabas ang expose. Ngunit pagdating na ikasyam ng Pebrero 1985, bilang banta sa mga gustong banggain ang imperyo ni Don Pepe ay dinukot nila si Tim Olivares. Mababalitaan na ang sunog na bangkay nito na natagpuan sa baybayin ng Cavite sa loob ng isang plastic bag ay nagtamo ng mga saksak. Inaasahan nilang gaya ng iba pang krimen na ginawa nila ay mababao na lang ito sa limot at magsisilbing babala. Ngunit, nagkaroon ng pagsisiyasat sa bangkay ni Tim. Nagkaroon ng paglilitis at inakusahan sila Don Pepe at mga tauhan nito. Gaya ng inaasahan, pinawalang sala si Don Pepe at mga tauhan nito ng isang Makati judge sa kadahilanang ang sinumpaang pahayag na magkasamang ginawa ng akusado ay hindi matatanggap bilang ebidensya. Back to business na naman ang malayang si Don Pepe. Pinalawak pa niya ang kanyang criminal business at pinasok ang huweteng at game fixing ng mga professional na liga sa bansa. Ang game fixing ay isang pagmamanipula ng laro kung saan nakafix na ang resulta ng mananalo. Sa loob ng dekadang ito ay nasa pamamalakad na ni Don Pepe, pati ang mga pulisya at militar. May impluwensya na rin di umano sa batas itong si Don Pepe. Ayon sa ilang report, kanyang pinondohan ang pangangampa niya ng ilang candidates na nanalo sa 1987 elections. Nagbigay di umano ng financial assistance itong si Don Pepe kay Gringo Hunasan sa kanyang RAM o Reform the Armed Forces Movement, isang grupo ng mga opisyal ng AFP na naging instrumento sa pagpapatalsik sa Pangulong Ferdinand Marcos at nagpaplanong magkudeta laban naman sa Administrasyong Cory Aquino. Tinulungan din di umano ni Don Pepe si Hunasan na makalaya mula sa bilangguan nito na nakaangkla sa baybayin ng Manila Bay noong 1988. Sa lawak ng sakop at kapangyarihan ni Don Pepe ay tila nagmimisulang baguhan ang mga kilalang gangster gaya nila Asyong Salonga, Ben Ulo, Nardong Putik at iba pa. Si Don Pepe ang godfather ng Pilipinas. Ngunit gaya ng mafia boss na si Don Vito Carleone ay may nakakahanap ding panganib si Don Pepe at makakahanap din siya ng kanyang katapat. 1950s, baguhang pulis pa lamang ang chinitong si Alfredo Lim. Masigasig, masipag at sa loob ng isang dekada ay nagawa niyang higitan pa ang inaasahan sa kanyang trabaho. Naipatupad niya ang kapayapaan at kaayusan sa bawat lugar na kanyang mahawakan. Dahil dito, nakilala siya at nakuha ang maraming papuri at komendasyon para sa kanyang husay sa trabaho. Sa panahon ng Administrasyong Marcos ay naitalaga sa trabahong pang-opisina si Lim. Sa panahon naman ng Administrasyong Cory ay nagpakita siya ng tapang na higit sa inaasahan sa kanya. Buong tapang niyang itinaboy ang mga tangkang kudeta ni Gringo Hunasan upang makuha ang kapangyarihan. Nagpakita siya ng talino, disiplina at tapang. Madali siyang makilala dahil sa kanyang puting buhok at singkit na mata. Dahil sa kanyang tapang at paninindigan laban sa mga kriminal ay nakilala siya bilang Dirty Harry ng Pilipinas. Si Dirty Harry ay isang astig na police inspector sa isang pelikulang ginanapan ni Clint Eastwood noong 1971. Matapos maging Major General, ay kalaunan siyang naging director ng National Bureau of Investigations Enero ng 1990. Nang maupo bilang director ng NBI, ay matagal na niyang minamanmanan si Don Pepe at nakalikom na din siya ng ilang dokumento ukol sa krimeng pinapalakad nito. Alam niya kung sino at gaano kalakas si Don Pepe. Sa panahong ito ay naging isa na ang Pilipinas sa pangunahing istasyon ng kalakaran ng droga na iniimport papuntang Estados Unidos at Europa. Maramihan at malakasan na ang business ng mga sindikato, lalo na at protektado sila ng mga corrupt na opisyal na gobyerno at mga polis, na sila mismo ay malaki ang sinusweldo sa mga ito. Dahil si Don Pepe ang pinakaboss ng mga drug lord sa bansa at dahil sa yaman at lakas ng kapangyarihan nito, ay mahihirapan silang mapahatulan ito sa korte. Lalo na, ang sistema ng hustisya sa Pilipinas ay alam nilang hindi nila maaaring maipakulong ang mga major drug dealers dahil masyadong makapangyarihan ang mga ito dahil sa kanilang yaman. Ngunit, di natinag ang Dirty Harry ng Pilipinas laban kay Don Vito Carleone.
17 ng Marso 1990, inimbitahan si Don Pepe na pumunta sa NBI headquarters sa Manila kung saan siya ay kukwestiyonin ukol sa isang bag ng heroin na may bigat na 44 pounds na naharang sa airport ilang araw lamang ang nakakalipas. Walang pag-aalin lang ang pinaunlakan ni Don Pepe ang imbitasyon sa kanya kahit mag-isa pa siyang pinasakay sa van ng NBI. Nakabuntot naman sa ibang sasakyan ang kanyang mga tagasunod. Sa isip ni Don Pepe ay isang maliit na abala lamang ito. Hindi niya kailangang maalarma dahil isang tawag lamang sa kanyang mga tapat na alagad sa gobyerno ay siguradong lalaya na siya agad-agad. Ngunit wala na siyang matatawagan. Hindi rin isang mala-action movie ang magaganap na pangyayari. Habang sakay ng van papuntang NBI headquarters ay biglang may nagpaputok ng baril, 2 beses. Ang ulo ni Don Pepe ay nagtamo ng 2 bala. Kinabukasan, lalabas ang mga pahayagan na nanlaban si Don Pepe at sinubukang agawin ang baril ng isang NBI agent na siyang naging dahilan kaya napilitang magpaputok ang agent. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa landas na tinahak ni Jose Oyson alias Don Pepe? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.